You know, I'm addressing myself to the policemen now. Naging mayor man ako dito sa inyo, naging presidente ako. You know, guys, I do not believe even for a moment na hindi ninyo kaya. Kung hindi ninyo kaya, alam mo, mag-resign na kayo lahat. Wala kayong trabahuin ninyo. Hindi lang dito sa Davao, buong Pilipinas. Maraming Pilipino na walang trabaho nandyan sa labas. There are a lot of our countrymen looking for jobs. Mapapasukan lang para mabuhay lang. At kagaya rin ninyo, competent, well-educated, I mean, they have at least attained that level of sa edukasyon nila na to qualify them for. So, pag hindi ninyo kaya isulbad yung mga yan, mag-resign na kayo. Wala kayong maulit pa yan. Alam mo, maulit pa yan. Pupuntahan to kayo dyan. Pagsisipain ko kayo. Really, dalhin ko yung media. Tadyakan ko kayong lahat. Hanop, hamunin ko kayo ng barilan. Why? For being idiots in the office. Do nothing. Alam mo, hanapin nyo yan. Ano, trabaho na. Sweldo matataas. Dinoble ko sa panahon ko, I doubled your salary. And then, ganito lang ibigay ninyo sa amin. First place yung kay Pastor. And second place, anak ko yung mayor dito. Eh, hangayaan ko lang naman na lulutang lang siya ng ganun. Without you guys doing your limitless effort. Walang, wag mong lagyan boundary ang trabaho mo, sabihin mo 24 oras. Wag hindi mo nasulba dyan. Wag kang matulog hanggang isang buwan. Sumbong ko kay Lord. Yung mga pulis na binabayaran namin ng posto, lalaki naman ang sweldo. Dinoble ko pa nung panahon ko. Wala kayo mag-o. Sulbarin ninyo yan. Otherwise, ito tandaan ninyo, pagka pumasok ako, I'll put you to shame. Hindi yan pwede na hindi mahuli yan.